totoo ba na ang Diyos ay walang pinagmulan? Ang sabi ng marami, lahat ay may pinanggalingan at may katapusan, maging isang higanteng planeta sa kalawakan hanggang sa pinakamaliit na hayop sa lupa. Kaya naman napakahirap unawain na ang isa ay walang pinagmulan at wala rin kamatayan. Bagaman ang Pilipinas ay nag-iisang Kristiyanong bansa sa buong Asya, marami pa ring mamamayan dito ang hindi naniniwala sa isang makapangyarihang Diyos na walang pinagmulan. Kaya mayroong nagsasabi na ang mga salaysay sa banal na libro ay katang-isip lamang at gawa-gawa ng isang mayroong makulay na kaisipan. Ang tanong, totoo ba? Paano nasabi na walang pinagmulan ng Diyos? Ayon sa libro ng Genesis, unang berso, sa unang kabanata, ang sabi, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Batay sa Biblia, ang simula ng langit at ng lupa ay ang Diyos. Kaya ang tanong ng marami, kung ang Diyos ang simula ng lahat, paano nag-umpisa ang Diyos? Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang salitang origin ay tumutukoy sa tatlong klase ng pinagmulan: sa oras, sa lugar, at paraan. Ibig sabihin, upang lubos ang maunawaan ang pinagmulan ng isa, kailangan alamin kung kailan, saan, at paano ito nagkabuhay. Ang katanungang kailan nagsimula ang Diyos ay umuukol sa punto ng oras. Ang sabi ng thoughtcore.com na ayon sa mga physicists, ang ibig sabihin ng salitang oras ay ang mga pangyayari na nagaganap mula sa nakaraan hanggang sa ngayon at sa hinaharap. At ang simula ng oras ay mga 13 bilyong taon na ang nakararaan nang magsimula ang kalawakan. Ibig sabihin, nag-umpisa ang oras at ang kasaysayan ng buhay noong nagsimula ang kalawakan. Ayon sa libro ng Genesis, Kabanata 1, unang bersikulo, ang sabi, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan, maghahati sa tubig, upang ito'y magkahiwalay. Batay sa Biblia, mayroong gumawa sa buong kalawakan at ito ay walang iba kung hindi ang Diyos. Kung ganon, hindi kayang sagutin ng punto ng oras ang katanungang kailan nagsimulang magkabuhay ang Diyos, sapagkat ayon sa Biblia, siya mismo ang gumawa sa kalawakan kung kailan nagsimula ang punto ng oras. Paano naman ang origin na umukol sa lokasyon o kung saan nanggaling ang Diyos? Ayon sa Google search, ang salitang lokasyon ay umuukol sa heograpiya o sa lugar na pinaroroonan ng isang bagay o isang tao o kung saan man ito matatagpuan. Sa libro ni Juan, Kabanata 4, 24 na berso, ang sabi, ang Diyos ay espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ayon sa Biblia, ang Panginoong Diyos ay isang buhay na Espiritu o wala itong pisikal na anyo o katawan na nakikita ng mga mata. Kung ganoon, ang katagang origin na umuukol sa lokasyon
o kung saan nagmula ang Diyos ay ideyang walang katuturan o invalid, sapagkat wala sa physical na mundo ang lokasyon ng isang espiritong Panginoon. Kung hindi maaaring matanto ang kinaroroonan ng Diyos, paano ngayon sasagutin ang katanungang saan ito nagsimula? Ang origin hinggil sa paano nagkaroon ng Diyos sa langit ay marahil ang pinakakomplikadong katanungan hinggil sa Panginoon. Ayon sa National Geographic Society, nabubuo ang mga bituin dahil sa mga ulap kalawakan o ng nebulae. Pagkatapos ng ilang milyong taon, ang mga celestial materials katulad ng hydrogen, katulad ng helium, ay magiging bituin sa tulong ng gravity at ng nuclear fusion. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay dumadaan sa mga proseso upang ang mga ito ay maging ganap na bagay o ganap na magkaroon ng buhay. Ayon sa libro ng Pahayag, Kabanata 10, ika-anim na berso, ang sabi, "At ipinanumpa yaong nabubuhay, magpakailan kailanman na lumalang ng langit at ng mga bagay na haroon." Batay sa Biblia, ang Diyos na lumalang ng langit at lahat ng naroon ay nabubuhay magpakailanman. Kung ganun, ang mga proseso na kinakailangan upang magsimulang maging ganap na bagay o buhay ang isa ay merong lamang katuturan kung ito ay may simula at may hangganan. Katulad ng mga bituin sa kalawakan o mga halaman sa lupa na umuusbong at nalalanta. Sa madaling salita, kung hindi mapapatunayan gamit ang oras, ang lokasyon at paraan kung paano nagsimula ang Diyos, hindi mauunawaan ng ating utak kung paano nagkaroon ng Diyos. Marahil ang pag-iisip ng marami ay walang kakayahang umunawa ng lubusan sa mga bagay-bagay katulad ng ideya na ang Diyos ay walang simula at walang hangganan. Ayon sa sciencenews.org, malayo pa raw ang ating lalakbayin upang maintindihan kung papaano gumagana ang ating pag-iisip. Ayon naman sa Scientific American, 10% lamang ng utak ang nauunawaan ng mga eksperto. Ibig sabihin, kung hanggang ngayon ay hindi nauunawaan ng mga eksperto sa larangan ng pag-iisip kung papaano gumagana ang kabuuan ng utak, paano natin ngayon higit na maunawaan ang isang Diyos na walang origin? Sa madaling salita, madalas ang mga hindi naniniwala na mayroong Diyos ay yung mga hindi makasagot sa katanungang kailan, saan, at paano nagsimula ang Diyos. Ganun pa man, kamot hindi naunawaan ng isa ang pisang makapangyarihang Diyos, hindi ibig sabihin ng lumikha ng lahat ay katangisip lamang.